Isang linggo bago ang election 2019, dumating na sa Maynila ang mga balotang gagamitin. Pero, kinuwestyon na ilang taga-Manila Treasurer's Office kung bakit punit ang Comelec sticker seals ng mga truck na nag-deliver ng official ballots. Kaugnyan niyan, makakapanayam natin si Atty. Francis Aguindadao-Arabe, Director 3 ng Education and Information Department ng Comelec. Magandang umaga po, Atty. Arabe. Good morning, Miss Susan. Apo, dito sa mga sinasabi yung sitwasyon ngayon, eh, posible bang magkadayaan gamit yung mga balota? Yung balota ba na pre-shaded ito na sinasabi ninyo, na sinasabi nila? Mm-hmm. Oo. Hindi naman yan pre-shaded. That was already verified by our printing committee. At lahat naman yan bago din deploy isa-isa na chinek po. So, there are no pre-shaded ballots. Yun lang ang gustong sabihin ng Comelec. Oh, yung sinasabi yung punit, may punit. Attorney, bakit to may punit? Ano bang paliwanag doon? Well, that was a post on social media, ano, okay. Na yung truck ng, ano, ng car, forwarder namin, yung paper seal is torn. Pero mm-hmm. That is the door of the truck. Hindi naman po yun ang tinitingnan nating seal, it should be the seal of the mm-hmm. official ballot na box, yung box ng ating official ballot, mm-hmm. which is already wrapped in plastic and also with stickers. So lahat po yun, naka-secure naman. Mm-hmm. Hindi yung truck po ang mm-hmm. siniseal natin. Dahil pinto yan, talagang kung bubuksan mo yan, masisira ho talaga unless... Papel lang siya, Miss Susan. Sticker, eh. Para sticker? Tapos may awak pa siya. Para sticker? Papel. Attorney, ito sinasabi na binawi ho yung ilang markers na gagamitin sa pag-shade ng balota. Anong explanation dito? The markers that was given to us by the supplier bleed. So kumakalat po yung tinta niya. Okay. Kaya nakakadumi siya sa ating scanner. Sa scanner po. Sa scanner. Masisira po yung scanner ng ating mga PCM. Mm-mm. Kaya pinabuti na lang naming palitan na lang ho, gamitin yung mga lumang marking pen natin from the previous election. Attorney, today po gagawin yung tinatawag na final testing and sealing sa mga vote counting machine, ano? At yes, bakit po. Ito ginagawa? At, bakit mahalaga na magkaroon ng final testing and sealing ng mga VCM? Oo, ang VCM kasi natin may iba-ibang functions. Yan ho, ano? Mm. So, yung SPS natin, which is scheduled from May 6 to May 10, lahat ng functions niyan is tested by the electoral board themselves in the presence of the watchers. Mm-hmm. So from the scanner to the screen to the printout, lahat yan, it will be tested para makita ng ating mga watchers and our electoral board na yung makina nila is ready, functioning for election day. Oo, so para kung may makita may mga nagma-malfunction, may mga sira, so at least magkakaroon ho ng replacement, ganun ba? O i-repair, ayusin? Magkakaroon pa ng opportunity to replace them with our other VCM machine. Kasi dapat pagdating ng May 13, pagbubukas ng mga presinto, ay talagang ready na lahat yung mga kakailanganin ho sa loob ng mga voting precinct. Yes, Miss Susan. Importante ho yung ginagampanan ng Board of Election Inspector o BEI, lalo sila ho yung pinakamakapangyarihang tao sa loob ng voting precinct. Kumusta ho ang kanilang training ngayon, Atty. Arabe? Tapos na po yung training nila, nakapag 3-day training sila as well as certification ng DOST. And then nagkaroon na rin ng refresher training last week. So handang-handa na po sila na mag-serve on election day. Okay, ready na, all set na sila. In fact, yung DepEd, meron ding ongoing na task force maliban sa teachers na uupo as electoral board, meron din silang mga monitoring team to make sure na lahat ay maayos. So far sa ngayon, yung mga natatanggap ninyo, mga concern ng mga magiging bahagi po nitong ating election 2019? Ano po yung mga natatanggap ninyong concern na kailangan na hong bigyan ng action this early para ho pagdating ng election sa May 13 ay talagang kumbaga planchado na? Well, sa ngayon, nag-aantay lang naman po sila ng kanilang mga deliveries, yung mga hindi pa nakakatanggap, and then yung iba,
mga ano na lang ho, yung mga pag-claim na lang nila ng supplies nila, yung schedule nila with the city or municipal treasurers. Mm-hmm. Ang inaayos. So it's more on logistical na lang po. Apo. Attorney, kasunod na pag-atras ng NAMPREL, sino na ho makakakatuwa ngayon ng COMELEC sa pagmumonitor ngayong election 2019? Mag-decide po ang aming commission and bank dyan kung sino na po yung mm-hmm. aming partner for the random manual audit. Mm-hmm. Pero for the other aspect naman ng pagiging citizens arm, nandyan ang ating PPCRB at mm-hmm. saka yung BFEM sa May Pangsamoro area. Mm, so, kailan malalaman kung sino ang magiging kapalit po dahil doon sa pag-atras nga ng number? Hopefully this week. Yes. Okay, maraming salamat po, Attorney Frances Aguindadao-Arabe. Director ng Education and Information Department ng COMELEC. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Thank you po.